Para ito ba mga ganito mga breed? Hindi pa ito wild pag yung nanganak? Nasa alaga yan eh. Di ba? Kung palaki mo na naman sila. Sa'yo. Yes. Sanay na sila. Sanay na silang... Para halimbawa, ito ba there's a special diet na kailangan natin ibigay dito? Yung pa rin gulay, prutas pa rin sila. Pare, nanganak na. Anak ka na. So pagkapanganak, ano ang kumbaga ang alaga naman natin gagawin dito? After they give birth, tinitingnan namin kung yung body condition niya. We slowly double her ration. Kasi hindi lang yung para sa kanya ngayon yung kinakain niya eh. She has to sustain yung production ng gatas niya eh. Pare, ito namang ating mga biit. Kasi kami noon, nagpuputol kami ng pangit. Ganun-ganun, gumagawa din ba tayo ng ganun sa biit natin? Dati, ginagawa namin yun. Pero may awareness na ngayon dito sa wellness industry na we were able to do away with that kasi they find that cruel to animals. Pare, eto na. Pagpapalaki na. Palalakihin na natin itong ating mga biit. Normally ba, ano yung mga pangkaraniwan na encounter natin problema dyan? Biggest problem talaga na nanineglect ng mga tao is yung management ng paghihiwalay ng biik sa nanay. So yes. At what age ba iniwinawalay? Well, for these breeds, pinatatagal namin. Ano, basta kaya i-tolerate ng nanay yung pagpapadede. We try to stretch it to 45, minsan hanggang 50, 55 days pa. No, depende yun sa katawan. Oh. Yeah. No, ng nanay, no. Pero early on pa lang nag-i-introduce na kami ng feeds sa kanila, no. Pero kailangan kasi yan eh. Oo. Kasi kailangan natin ma-establish ng magandang foundation ng health yung mga biik. So, by the time na ihiwalay mo yung magkahiwalay na sila, hindi maninibago yung biik na wala nang gatas sa diet nila. Now, ginugroup din namin sila. Yung mga mahihina, sinasama-sama namin sila para hindi sila mabubuli. Any advice sa ating mga ka-agri dyan na kumbaga sa ano, nagbabalak na sumunod dito sa mga ginawa mong pag-aalaga ng ating mga improved native na baboy? Well, pinaka-advice na lang natin sa ating mga kaibigan, huwag magmadali. No? Maraming resources or resource persons na pwedeng lapitan para pagtanungan sa mga tamang sistema ng pagpapalaki. Ano? Para ito, meron ako isang ano, nababasa ko na lagi sa Facebook. Yes. You called it, I mean, tama ba ako? Kurobota. Kurobota. So, what's the difference with the Kurobota than all the other lechon? Yung Berkshire is a breed na galing sa UK. It is a breed world-renowned for its meat quality. It's so good na yung royal family maintain the herd. So, as an act of diplomacy, ang ginawa nila, nagregalo sila nung mga breeders nun sa Emperor ng Japan. And ang ibig sabihin talaga ng Kurobota is black pig. And the Kurobota is now the equivalent ng Wagyu sa pork. Mga ka-agri, isa na naman pong napakagandang kabuhayan ang ating napag-usapan. Ayan po, yung ating pag-aalaga ng improved native pig. Eto, maraming salamat po sa aking kaibigan, si parang LJ Sumulong, sa ikangay pagtanggap po rito sa kanyang piggery at saka pag-share ng kaalaman. Alam niyo po, yung pag-share ng kaalaman ng isang magahayupan, kumbaga sa ano, common na sa amin yung parang gusto namin talagang mas marami mainganyo. Pare ko, maraming salamat sa iyo. Pare, ano ba yung pwede lang kontakin kung sa mga, siyempre, maraming magiging interesado rito sa gilts mo, sa breeding material, saka siyempre, sa Kurobota lechon mo. Well, sa open naman tayo anytime na may gustong konting advice, konting direction sa pagpasok sa industriya. Open tayo na makipag-usap, makipagkwentuhan sa lahat ng gusto at interesado. Muli po, ito po si Charlie Cruz. Kasama siyempre aking kaibigan, saksakan ng ganda lalaki, Mr. LJ Sumulong, para po sa Agrihan Tayo.